Isang minuto makalipas ang alas 6. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Araw ng Miyerkules, September 28, 2022. At narito na ang mga balita ngayong umaga. Napo Corps at Delta P nagbabala. Nasaan? Napo Corps at Delta P nagbabala sa posibleng malalang problema na kakaharapin sa supply ng kuryente. Bagong General Manager ng Palawan Electric Cooperative, inaasang uupo na sa susunod na linggo. Paleco, wala din daw magagawa sa kinakaharap na problema ng mga power producers. Sa police report, wanted huli sa bayan ng Brooks Point. Sa showbiz balita, kuyunon rapper na si Peaceful Chan may bagong kanta online. Sa balitang good vibes, all teacher ng barangay bagong sikat kinilala ng dating estudyante. Ang detalye ng mga balita, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa taga-Pulot Interior ang nagkaroon ng trabaho at unang-unang nasagot sa amin pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus malungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. DYPR.
Pitong minuto makalipas ang alas 6 sa detalye ng ating balita. Napocor at Delta P nagbabala sa posibleng malalang problema na kakaharapin sa supply ng kuryente. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Bagamat tiniyak ng Delta P na hindi sila magsa-shutdown ngayong katapusan ng buwan ng Setyembre, hindi naman ito nangangahulugan na wala ng problema sa kanilang mga makina o pangangailangan ng fuel. Ito ay ayon sa Vice President ng Delta P na si Joseph Lua na umaten sa question and answer ng sanggunyang panlalawigan kahapon. Ay kay Joseph Lua, ang 68 million pesos na napaunang bayad sa kanila ay para lang sa isang buwan na dapat makolekta nilang subsidy sa National Power Corporation o NAPOCOR. Kaya hindi pa ito nangangahulugan na natugunan na ang problema. Dahil marami nilang maitawid ito hanggang sa buong buwan na Oktubre, kaya hindi pa ito ang pangmatagalang solusyon na kakawalan ng pambili ng sapat na fuel para sa tuloy-tuloy na 20 megawata na supply nito sa buong Puerto Princesa. Hindi lang kasi ang mga independent power producers sa ngayon na ang may problema pagdating sa fuel para patuloy na mapaandar ang mga makina, dahil maging ang NAPOCOR ay bago lang nakakuha ng karagdagang pambili ng fuel, kaya abot pa hanggang December 25 ngayong taon na ang kanilang pagbibigay ng kuryente at pag-andar ng mga makina ng mga ito. Sabi ni Engineer Larry Sabillena, ang Vice President ng NAPOCOR, ang kanilang fuel ay hanggang sa buwan ng October na lang din sana, dahil nga sa nakaasa sila sa national government ng pondo para sa pagpapatakbo ng mga makina. At dahil nabakapan sila, kaya tiyak na ang hanggang December 25 na supply ng kuryente galing sa NAPOCOR. At nakadepende na pagkatapos nito ay kung may nailaan ng pondo para sa kanila ang national government. Kaya naman lahat ng mga pinanggagalingan ng kuryente sa lungsod at talawigan ay parehong hirap sa pambili ng fuel dahil sa biglang pagtaas ng mga ito dahil sa gera sa Ukraine at Russia. Ayon kay Joseph Lua ng Delta P, ang kanilang ginagawa ngayon ay babala pa lamang sa nakambang mas malakihang problema sa kuryente sa lungsod at talawigan. Kaya kapag wala umanong kumilos sa problemang ito, ay tiyak na mararanasan ang tinatawag na totoong power crisis. Sabi ng NAPOCOR, ang pambayad sa subsidy ay nanggagaling din sa national government na kung ano ang pumasok sa pambayad sa mga independent producers ay iyon lang ang kanilang babayaran at binigay. Dahil hindi naman sila pribadong kumpanya para magdesisyon ng pambayad na agad-agad na ibayad sa mga power producers. Kaya naman, dapat na mamagitan na umano sa problemang ito ay ang mga elected officials para makausap ang national government official din para gumawa ng hakbang at nang makatulong sa pag-release ng pambayad sa mga IPPs, dahil kung hindi, tiyak na malawak ang pagkakadiskaril ng serbisyo ng kuryente ang kakaharapin ng mamamayan ng lungsod at lalawigan. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balita Uno, Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Sa ibang balita, maaari nang sa susunod na linggo uupo ang bagong General Manager ng Palawan Electric Cooperative o PALECO. Ayon kay PALECO Chairman Jeffrey Tan Endriga, hinihintay na lamang ngayon ang PALECO Board ang resulta ng evaluation at recommendation ni Engineer Res Contrivida mula sa National Electrification Administration. Ang bagong General Manager ay si Engineer Res Contrivida, dating empleyado ng PALECO. Bago ito umalis ng bansa para magtrabaho sa Afghanistan bilang plant manager ng US military base doon. Kaya kung kwalifikasyon at experience lamang daw ang pag-usapan, ay qualified para maging general manager ng Palawan Electric Cooperative si Engineer Contrivida. Ayon pa kay Indriga, maraming kakaharaping challenges si Engineer Contrivida sa pag-uupo nito bilang general manager ng PALECO. At isa sa mga kakaharapin niya ay kung paano i-manage ang mga empleyado ng PALECO at ang lumalaking operasyon nito. Ang pag-upo o pagbuo ng master plan
ang naisip na solusyon ni Engineer Contrivida. Dagdag pa ni Chairman Indriga, ang makatulong sa kooperatiba ang nais lamang daw ni Engineer Contrivida kaya siya bumalik sa Palawan Electric Cooperative. Tatlo ang naging aplikante para sa general manager pero si Engineer Contrivida ang napili ng National Electrification Administration o NEA. Narito ang bahagi na naging pahayag ni Paleco Board or Chairman of the Board, Jeffrey Tan Indriga. Engineer Res Contrivida ay isa former employee of Paleco. Naabutan ko siya when I was elected as BOD. No, parang 2015 nandito siya, parang 2017 nag-abroad na siya kasi nag-apply siya abroad at isa siya sa mga pinalad na natanggap sa US military to be the plant manager ng isang military base, no? So siya yung nagmamanage sa generator, distribution. So in terms of experience, pasadong pasado siya. Kanina, ang challenge ko na lang sa kanya is how he can manage the employees, no, na magbuo, work as a team, no, and set a clear direction sa ating kooperatiba. Kasi sabi ko ngayon, marami tayong challenges na hinaharap ngayon considering na lumalaki yung operation natin, meaning lumalaki rin ang problema natin. So one of the response of Engineer Contrivida is we should make a master plan na yun ang magiging guide natin para lahat ng empleyado doon babase. Sabi nga namin, kung ano man yung may tutulong ng board, don't hesitate na lumapit at 100% yung ibibigay natin suporta sa kanya. Kasi ang sweldo niya sa Afghanistan, compare dito, 3 times. Alam mo naman, sweldo abroad, di ba? So, hindi niya habol yung kundi sabi niya ganun, bumalik ako rito para tumulong. Result ng evaluation niya, recommendation na si certain person na ito ay pumasa doon sa evaluation kinandak ni NEA. So that will trigger the board na it's either to accept or not. Kasi hindi naman porke pasado siya doon kung sa atin, pipiliin natin, kailangan legitimate palawin nyo ka. Diba? Ikaw ay legitimate MCO ka. Subject for board evaluation din siya? Yes, oo. Oh, okay. So, pero para, siyempre, ako ha, this is my own opinion. Kilala ko na siya eh. Hopefully by next week. Ang tinig ni Paleco Chairman Jeffrey Tan Indriga. Balita 1 with TYPR. At usapang Paleco pa din, ang Paleco wala din daw magagawa sa kinakaharap na problema ng mga power producer. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares. Wala ding magagawa ang Palawan Electric Cooperative o Paleco sa kasalukuyang problema ng mga independent power producers dahil sa fuel at financial nila ang problema na dapat masingil sa Napocora. Sabi ni Paleco Chairman of the Board, Jeffrey Tan Indriga, kung papasok ang Paleco para tulungan ang mga power producers sa pangangailangan sa kanilang fuel, ang bagsak naman nito ay sa mga member consumer din. Dahil kapag magbibigay ng advance payment o magpapautang ang Paleco, ay sa mga member consumer din nila ito ipapatong. Galing din sa mga consumers ang anumang pondo na gagamitin kung sakali, kaya mahirap umano ang pumasok sa kasalukuyang problema nila dahil tiyak na sila naman ang babalikan ng mga tao. Ang magagawa lang umano nila ay ang magbigay ng update sa totoong nangyayari sa kasalukuyan na ang mahalaga ay nakakabayad ang Paleco sa tama at dapat na bayaran sa mga independent power producers at walang pagkakautang ang Paleco sa kanila. Unti-unti din naman ay makakabawi din ang mga ito
sa mga kinakaharap na problema at mababayaran din naman ano, ng National Power Corporation ang mga ito basta't magtiyaga lamang na mag-antay dahil nga sa mga financial problems din na kinakaharap ng Napoco, lalo pa nga unexpected naman ang mga nangyaring pagtaas ng fuel kung kaya't nagkaroon ng mabigat na problema sa kasalukuyan na pagdating sa financial na aspeto. Romel Osares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palagay niya. Balita Uno, Balita Uno with DYPR. DYPR. Maraming salamat, Romel Osares, sa ibang balita. 27 na mga empleyado ng pamalang panlalawigan ang isinailalim sa mandatory 8-hour occupational safety and health seminar ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Layunin nito na magkaroon ng kaalaman ang mga empleyado sa mga basic o napamamaraan upang makapagligtas ng buhay sa anumang banta ng sakuna, kalamidad o aksidente. Ilan sa mga tinalakay sa pagsasanay ay ang introduction at understanding occupational safety and health, recognizing safety hazard and appropriate control measures, application ng hazard identification risk assessment and control, workplace emergency preparedness at compliance to administrative OSH requirements. Ang training ay sinagawa kahapon September 27 sa opisina ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Barangay Irawan. Balita Uno, Balita Uno with DYPR. Ang iba pang balita abangan sa aming pagbabalik. Balita Uno, Balita Uno with DYPR. DYPR. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno, Balita Uno with DYPR. DYPR. Siyam na minuto bago mag-alas 6:30, ang iba pang detalye ng balita, mass blood donation isinagawa sa Gusaling Kapitolyo kahapon. Ang detalye ng balita hatid ni Jenny Bilmonte. Balita Uno with DYPR. DYPR. Matagumpay na isinagawa ang mass blood donation sa pangunguna ng Apo Capitol Palawan Alumni Association kahapon September 27, 2022, ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa VJR Hall ng Gusaling Kapitolyo, Lungsod ng Puerto Princesa. Bahagi ng nasabing aktibidad ang pamalang panlalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng Provincial Health Office, Rescue 165 kasama ang Red Cross Palawan at maging ang iba pang pribadong ahensya. Kaugnay nito, umabot sa 50 individual ang naging blood donors at karamihan sa kanila ay mga kawani ng pamalang panlalawigan, gayon din ang mga walk-in donors.
Layunin nito na makapangikayat pa ng maraming blood donors upang nang sa ganon ay mapunan din ang kakulangan ng supply ng dugo. Tumaas na rin kasi ang demand ng mga nangangailangang pasyente dito sa lalawigan ng Palawan. Samantala, ang Apo Capitol Palawan Alumni Association ay miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity at ng sorority na may advokasiyang makapaghatid ng mga serbisyong kapakipakinabang sa buong komunidad. Jane Rose Tan Belmonte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balita Uno, Balita Uno with DYPR, DYPR. Police report, police report. Sa ating police report, wanted huli sa bayan ng Brooks Point ang balita hatid ni Romy Luzares. Police report, police report. Nahuli sa barangay Uring-Uring, Brooks Point, Palawan ang wanted na si Charlito Abiog Gabinete, 69 anyos, may asawa at magsasaka ng nasabing lugar. Ang suspect ay nahuli ng Brooks Point Police at iba pang joint police operative sa DISA ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Ramon Chito Mendoza, presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 165, Brooks Point, Palawan, sa paglabag sa Special Protection Children Against Child Abuse Exploitation Discrimination Act ng RA 7610, kung saan nagbaba ang korte ng piyansa na 80,000 pesos para sa pansamantala nitong kalayaan. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Police report, police reports. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagbimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaking na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express pero padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawnshop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo.
Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Sa ating showbiz balita, kuyunon rapper na si Peaceful Chan, may bagong kanta online. Ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contrivida. Showbiz balita. May bagong rapper na nagpapakilala mula sa banwang isla ng Kuyo, si Peaceful Chan o Christian Paredes. At ang latest song nitong Dayon Ka Mo ay available na online. Bagamat hindi pa mahusay magkuyo noon dahil lumaki nga sa Puerto Princesa, ay kinalaki naman daw niya ang wikang ito dahil taga-Bisukay ang kanyang mga magulang, kung kaya may mga lyric na rap sa latest single niya. Sabi ni Peaceful Chan, mensahe ng kanyang kanta na maghikayat na mamasyal sa Palawan at magpa-picture sa iba't ibang munisipyo na tunay namang may mga gandang tanawin. Ang 23 years old na si Peaceful Chan ay taong 2019 pa nagsimula magsulat ng mga rap songs. Ngunit ngayong Agosto lang niya na-upload online ang Dayon Ka Mo song niya. Dati rin siyang member ng rap group na Kalarama Boys. Idol niyang mga rapper ang yumaong si Francis Magalona at ang local rapper din na sina Jamal at Al Frost. Available na sa YouTube na Peaceful Chan channel ang Dayon Ka Mo by CBS Beat. Joel Contrivida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. Good Vibes. Ating balitang good vibes ngayong Miyerkules ng umaga, isang alternative learning system teacher o ALS teacher ng bagong sikat dito sa lungsod ang kinilala ng dati nitong estudyante na naging inspirasyon niya sa buhay sa paggilalang lathala ng Department of Education para sa okasyon ng National Teachers Month ay kinilala ang dunong, dedikasyon at determinasyon ni Teacher Felicidad Roque. Ayon sa dati nitong estudyante na si Madel Sardane, isa sa mahalagang natutunan niya sa pagtuturo ni Teacher Feli ay ang pangaral na huwag susukuan ang pangarap. At laging lingunin ang pinanggalingan. Ito anya ang mga naging sandata niya sa buhay para magsumikap. Pangarap niya ang maging tagumpay na or matagumpay na negosyante at balang araw kapag natupad ito ay balak niyang bumalik sa kanyang inspirasyong guro para maging katuwang nito sa pagtulong sa mga kabataan na makapag-aral at magkaroon ng pangunawa sa buhay. Balitang Good Vibes. Good Vibes. Ulat Panahon. Ulat Panahon. Ulat Panahon. Panahon. Ang binabantayang low pressure area ay nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. Kanina ay namatan ito 1,240 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at may posibilidad na maging bagyo o tropical depression sa loob ng 48 oras. Hindi pa ito nakikita na tatama sa kalupaan, ngunit ang trough nito ay nagpapaulan sa silangan ng Visayas at Mindanao. Hababagat pa rin ang namamayaning panahon sa buong lalawigan ng Palawan. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang asahan ngayong araw. May mga malakas na pag-ulan ngayong umaga sa Brooks Point, Hispaniola, Rizal, Quezon, Batarasa at Balabac. Paalala ng pag-asa, mag-ingat sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ulat Panahon. Ulat Panahon. Magandang umaga kay Teacher Lance Aldrin Ajon at kay Mr. Elton Michael Aiko. Magandang umaga rin kay Nanay Mila Lim at
at kay Ma'am Tess Basaya, kay Kalui Oliva, magandang morning. Yan na po ang kabuuan ng mga balita aming nakalap ngayong Miyerkules ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang mamayang alas 12:30 hanggang alauna. Balita 1 with DYPR dito po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Mga balitang dapat mong malaman, mga isyung dapat pag-usapan, iisa-isahin natin yan sa Balita 1. Balita 1 with DYPR. DYPR. Atenda alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 FM.